Juan. Amo ra kya po? Kuan ni madon. Ha? Oh ya, terus sa kuan. Ayo. Master, kinuha natin ang amperahe. Yung amperahe niya is 1 ampere 0.0. Kung titingnan natin dito sa spec niya is 1 ampere 0.00. Ayan, mag-observe muna tayo, lagyan natin ng tubig yung may baso para kung lalamig or hindi. Ayan, lagyan natin ng tubig yung dito. Obserbahan natin kung lalamig to or hindi. Ayan, mga ilang minuto. Obserbahan muna natin. Ayan, mga master, bale yung hindi ko na pinakita yung ano, yung video kanina kung paano mag-check ng resistance sa motor. Bale, ito yung resistance niya sa motor. Resistance winding. Ayan, yung common start 30.3 ohms, common running 11.6 ohms, start at kasa running 41.4 ohms. Bali, ang nangyari dito, binahaan siya, then ito yung ano, pinaitan natin ng bago kasi baka magka problema, mag back job lang yung gagawin natin, kaya pinaitan natin ng bago. Then yung mga wire niya, kung makikita natin, ano na, nasunog na. Ayan. Ito nasunog rin. Ayan, yung kita niyo yung mga wire, sunog na 'yan. Oops, namamatay yung motor. May problema pa ata. Ayan, ito rin yung wire. Ayan, mga master, namatay. Titingnan natin yung thermostat. Ayan, mga master, umandar kanina, binuksan ko na yan, i-check natin ngayon. Then ito, lumamig na siya dito banda, nag-moisture siya. Ayan, mga master, tapos namatay lang yung motor. Ito, i-check natin itong thermostat. Ayan, mga kamaster, i-check natin, i-slick natin sa buffer para mabilis. Ayan. Tingnan natin yung thermostat. Naka-opposition to, ha. Ayan, naka-opposition. Dapat wala tong buffer. Ayan, kung makikita natin, may buffer na siya. Ibig sabihin, naka-connection na to doon kahit hindi pa naka-on. Bali, ang mangyayari nito, may problema na yung thermostat. Tapos iyon natin sa number 1. Siyempre meron talaga to kasi naka upa nga meron na eh. Mas lalo na kung naka-on. Ayan, tumunog siya. Bali, papalitan natin to ngayon, thermostat. Tapos obserbahan naman natin kung magtatagal ba siya umaandar. Ayan. Ayan, mga kamaster, i-check natin yung bago. Ayan, ito. Naka-buffer pa rin tayo. Tingnan natin. Iganyan ko rito. Ayan, meron siya. Naka-on pala to. Then i-off natin.
Ayaw ah. Pag pinahirapan ako. Ayan mga master. Ilagay ko na. Ayan, i-off natin. Pag naka-off, dapat hindi siya tutunog. Ayan, kung makikita nyo, wala siyang tunog kasi naka-off. I-off natin. Ayan, nag-buffer siya. Ito yung good na thermostat. Itong bad, ito. Ayan. Lagay natin dito, naka-off position. Ayan, nag-buffer siya oh. Dapat hindi siya mag-buffer. Ayan. Kaya may problema to, kaya siguro namamatay. Lagay natin tong bago. Ito, may karton pa to. Diskartihan na lang natin kasi hindi magkapareha. Yan mga master, nilagay ko na yung bago. Ayan, ilagay na natin to doon. Ayan mga master, sinaksak ko na. Napansin ko lang, pag sinaksak ko kanina, umandar agad yung compressor kahit hindi pa doon naka-on. Ngayon, bago yung thermostat, hindi pa naka-on, hindi umandar yung compressor kasi hindi pa doon naka-on sa thermostat. Ayan, saksak natin doon. Iyon natin. Lagyan natin ulit yung baso. Then, i-on natin dito. Ayan, umandar na rin. Ayan mga kamaster, umandar na 1.2. Obserbaran natin to mga 30 minutes. Babalikan natin yung tubig na nilagay na may baso kung lalamig yun. Tapos yung amperahe niya is 1.00. Tingnan natin dito yung actual na amperahe niya is 1.03. Master, nakalipas ng 30 minutes. Tingnan natin yung baso na nilagay natin kung lumalamig ba. Ayan, kung makikita natin oh. Grabe yung lamig, lumabas. Tapos yung baso, ayan o, sobrang lamig na. Nag-moisture na yung mga gilid. Okay na to. Kasi bumalik na yung lamig. Tapos dito, ito yung bago na thermostat. Iba na. Ayan dito, nag-moisture na rin yung ano, gilid niya para sa mga gulay. Lagayan. Ito, malamig na. Yan, hanggang dito na lang yung video na ito. Sana may natutunan kayo kung paano i-check yung mga parts.